Hello mga kapanalig! Welcome to my channel! Mga kaibigan, paalala lang po. Ang paglalahad natin ng ganitong impormasyon ay hindi upang manira ng pangalan o dignidad ng ating kapwa-tao, kundi gusto lang natin na maibahagi sa ating mga kababayan na gustong malaman kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Bago muna tayo magsimula, please subscribe, click the notification bell, like, comment, and share. Thank you! Narito ang panayam kay Rick Lorenzo ng DZAR. Panoorin po natin ito. May mga nakausap na kami, sir, at humingi na rin kami mga dokumento. Hindi sa kanya yung kotse, sir, na pinakikita niya sa ano niya, sa videos niya. Hindi din sa kanya yung bahay. Sa mga nagtatanong ng update kay Francis Leo Marcos, narito ang panayam ni Vic Lorenzo. Sir Vic, can you give us an update on him? Sir, nandun pa rin siya sa ano namin, sa NBI jail namin. Madami nga lumalabas na ano, sir, na mga vlog or mga sa YouTube na nakalabas na siya. Hindi, sir, hindi pa siya nakalabas kasi, sir, in-turn over namin siya. Hindi pa siya nakakapag-post ng bail doon sa mga warrant of arrest na ni-issue sa kanya. At the same time, present namin siya for inquest, sir, doon sa anti-alias law, saka yung inciting to sedition. So, hinihintay pa namin yung resolution ng fiscal doon, sir. So, hindi pa siya makakalabas na talaga, sir. Bakit may inciting to sedition po? Ano pong ano to? May element kasi, sir, doon sa inciting to sedition natin, sir. Pagka nag-i-instill ka ng hatred or anger to a particular class of society, doon pumapasok, sir, eh. Pumapasok yung violation niya. Kaya pinot forward namin sa prosecutor yun, titingnan niya kung may probable cause to indict him for inciting to sedition aside from yung anti-alien. Cases na final niyo sa fiscal which are non-bailable so far? Yung non-bailable, sir, yung warrant of arrest for qualified human trafficking. Pero yung mga sinampa naming kaso sa kanya, sir, bailable yun, pero i-determine pa ng fiscal yun, sir. Kapatid mo talaga ni Bongbong ito, sir? Ano bang declaration? Ano bang findings ninyo? Meron, sir, nag-interview na, sir, si Senator Marcos na hindi talaga, sir, totally na wala silang kaugnayan at hindi nila kamag-anak si Francis Leo Marcos or sa totoong buhay na Norman Magdalene. Sir, may lumalabas po ng mga impormasyon na hindi daw sa kanya yung mga ari-arian ay pinapakita niya sa kanyang vlog? May mga nakausap na kami, sir, at humingi na rin kami mga dokumento. Hindi sa kanya yung kotse, sir, na pinakikita niya sa ano niya, sa videos niya. Hindi din sa kanya yung bahay dun sa Green Meadows. Hindi rin sa kanya yung bahay na pinakikita niya kung saan siya yung YouTube videos, yung sa Quezon City. Wala siyang property. Ano sa tingin po ninyo? Karagdagan po bang kaso laban sa kanya ito? Pagpapanggap? Kung may magpa-file na complaint for estafa or what, sir, tatampahan namin siya. Kaya lang so far, sir, relating dun sa mga properties na yun, wala pa kaming natatanggap na complaint. Meron na po kayong natanggap na mga nagre-reklamo tungkol sa panggagansyo, estafa ho, large-scale estafa, sir? May dalawa, sir, nag-file sa ano, sa anti-fraud division namin ng NBI. Parang 7 million, sir, 7 million parang na-estafa niya doon. Hindi ko alam yung detalye kasi in-refer namin siya sa ibang division kasi hindi jurisdiction ng cybercrime division yon. Dalawa. At may na-re-receive na kami mga information, sir, magpa-file yata at sila na mag-formal complaint bukas. Right. Ang update to natin is that Mr. Marcos or Mamusin is still in the NBI custody at in process, in progress, ang filing of cases against him. Sir Vic. Tama po yun, tama po. Tama po yun. Sir, idugtong ko lang, sir.
marami po sa kanyang mga supporter, kasi ang dami nating supporter. Alam nyo po, yung di ko lang alam kung napanood nyo po yung interview po natin, sir. Ang dami pong mga panawagan na doon at mga pahayag ng kanyang mga taga-suporta na bakit ngayon lang daw inaresto yung si Norman Mangusin, na matagal na palang mga kaso yan. Bakit ngayon? Bakit hinuli yung kung sino pa yung mga tumutulong, yun pa yung hinuhuli? Tama naman po yung observation nila na yon. At kung talagang tumutulong kasi, sir, wala naman kaming objection doon. Pero nakakalimutan, sir, ng publiko at mga supporter ni Norman Mangusin na siya mismo ang nag-file ng complaint sa amin. Humihingi siya ng tulong sa amin at yun mga, may mga reklamo siya. So ang ginawa ng NBI, sir, is check namin yung tunay na pagkatao niya, kasi pag nag-file ka ng complaint sa amin, sir, you must be with a clean hand. Yun ang basic principle, sir. Pag nag-complain ka sa amin, i-re-record check ka namin, i-check namin yung pagkatao mo. So tiningnan namin yung pagkatao niya, sir. Lumabas talaga na medyo madaming mga in-issue sa kanya na warrant. Pero wala po siyang kaso dati na hawak po ng NBI dati po. Kaya ni-research nyo pa? Meron, sir. May mga complaint na sa kanya. Yung, di ba, sir, yung may mga video siya na hinahamon niya. Oo. Inumura pa niya nga. Matagal na yun, sir. Nag-file sila ng formal complaint. Kaya lang sa dami din ang ginagawa. Sinet aside muna namin. Not until nag-file siya ng complaint. Si Norman Mangusin. Tingnan na nga natin tong kaso na to. Baka makatulong din ang NBI. That was the time. Kaya nga nung pinuntahan namin, sir, ang purpose namin, dalawa. Kunan ang pahayag niya dun sa complaint niya at i-guide niya kami kung ano yung paano niya matutulungan dun sa complaint niya, kasi madami daw sumisira sa kanya, madami ding gumagawa ng mga YouTube accounts na humihingi ng mga donations. Hindi naman daw siya yon. So madahaba, sir, yung kwento niya. Kaya nung pumunta kami doon, tininong namin, i-guide mo kami dito sa mga links na to, dahil nahihirapan kaming sundan, dahil yung mga link na medyo technical, sir, yung mga link na pinaste niya, hindi namin masundan dahil nga pinaste lang nila. So, tapos, sir, yun ang unang pinag-usapan namin. Tinanong na din namin, sir, sinabi niya na may complaint sa kanya at kung pwedeng mag-appear siya dun sa office namin. At ang pangatlong purpose namin, sir, hoping kasi, sir, na piyansahan niya na yung mga kaso na yon. Kaya lang na-surprise kami, diba sinabi niya, nakalimutan lang at hindi niya inaatinan. Medyo matagal na. So wala kami alternative, sir, kung hindi i-serve yung mga warrant na yun. Sir Vic, meron pa akong napanood sa YouTube. Sinasabi po nitong si Mr. Marcos, itong Mangusin, na ang pamilya mismo ni Ninoy Aquino ang nagpapatay sa kanya. Talagang very aggressively said, yung bang talagang pinatututuhanan niya. Ano po bang, meron bang kasalanan o ito pagpaparatag ng hindi tama? Sir, meron eh. Yung kasi, sir, diba may cyber libel tayo. Yung defaming the honor of those who are already dead. May mga provisions na gano'n sa cyber libel, sir. Actually, hindi ko pa nakita yung video na yun, sir. Pero if that yung context na yun, sir, ang mga damage yung pamilya ng mga nasira, sir, or na namatay na, pwedeng mag-file sa amin ng formal complaint. Talagang napaka assertive yung kanyang pagsasalita pagkatapos pinatawanan ho eh. Alam mo sa akin na medyo, well, the Aquinos have been a part of history of the country. Any desecration of the name of an idol or a hero, for that matter, is something that we should not tolerate, Sir Vic. Yun nga, sir, minsan medyo mystery nga, sir, din sa akin. Masyadong madaming naniniwala, sir. Pero dapat talaga ang mga tao, sir, maging mapanuri din. Tingnan din nila, sir, yung mga pinagsasabi, sir, at pag-aralan nila, pag-isipan nila. Hindi na lang kung ano na lang ang sabihin, yun na lang paniniwalaan natin. Kasi ang projection niya, tumutulong siya.
Kasi sir, sabihin natin na talaga nakakatulong siya, pero totoo bang tumutulong siya? Yun lang naman ang tanong ko palagi, sir. Nagpapamigay pa ba ng bigas, sir? may mga pinuntahan kami kasing lugar, sir, na talagang nagbigay naman siya ng bigas, pero... Totoo yung sinasabi niyang ilang totoo yung sinasabi niyang mga ilang tonelada? Hindi po, wala ko kami. Limang sako lang doon. Napansin ko lang sa dalawang reporter na bakit ganoon ang kanilang tawa. Ulitin po natin. Totoo yung sinasabi niyang ilang totoo yung sinasabi niyang mga ilang tonelada? Hindi po, wala ko kami. Limang sako lang doon. Good morning, Sir Vic. Ito kaugnayan pa rin kay Sir Marcos, ano, Francis Leo Marcos. Napaka gandang eye-opener po pala ito sa inyo dyan sa cybercrime kung ganito po yung naging kinahinatnan yung kaso ni Francis Leo Marcos. Ibig sabihin, kung kami na tayo na mga simpleng tao, mamamayan, merong mga kaaway din at parang katulad niya na talagang nilalapas na nga na yung pagkatao, pwede palang isumbong din sa inyo at umaksyon kayo, Sir Vic. O yun, specifically ma'am, sa Cyber Crime Prevention Act, yung cyber libel, nandun yun ma'am. Pagka yung paniniram puri mo, tapos dinaan mo sa internet, yun mismo ang ina-address ng cyber libel, Cyber Crime Prevention Act. So ganun din po ang balik tayo dito sa cyber child pornography, sir, dito sa Pilipinas. Mukhang malaking hamon pa rin sa inyo ito dahil nga kung tutuusin, ito na po yung new normal life sa ating lipunan. Talagang internet po ang kailangan natin na gamitin. At papaano po kaya ninyo mapapalakas at mapapatatag yung inyong campaign dito dahil hindi ho natin talaga mapipigilan ang paggamit ng internet, sir, eh? Maganda kasi ang unang-una kasing way to address yung issue na yun, ma'am, dapat yung public awareness. Maganda nga, ma'am, na pag-uusapan natin ngayon. Pangalawa, ma'am, on the law enforcement side, kami, ma'am, sa cybercrime, kung talagang may ano lang kami, kung masusunod lang yung kagustuhan namin, talagang lahat ng effort sana namin, ipo-focus namin dyan, ma'am. Kaya lang, syempre, ma'am, madami din concern na dapat kami i-handle. Kaya kahit na gaano kaliit, ma'am, inuunti-unti namin, i-address yan. Kaya pag may mga schools nga, ma'am, na kahit sa malalayo, pag in-invite kami to talk about yung threats ng child porn, pumupunta kami, nabibigay kami ng time at nagle-lecture kami sa ibang. Hindi pa sila dumadalaw. Not one of them. So far, sir, wala pa. Wala nung last week, wala pa. Wala nung dalaw. Yung secretary po ni Mr. Marcos o Mangusin, kasama ho dito daw sa mga pakanan ni Mr. Marcos sa kanyang scam here and there. Isasama po mo siya sa investigasyon? Si Miss Yam, ang pangalan nun niya. Oh, sir. May mga statements kami na pinakalap na yun, sir. Kinukuha namin. At may mga reports yan na mga dumadating talaga yun. Kaya lang sinasabi namin, kailangan i-transform nila yun into a sworn statement. So may mga bibisita sa amin by bubukas yata, sir, na sir, yung meron po siyang mga ano rin, mga politiko, 'di ba, mga LGU na sinasabing LGU officials na tinutulungan rin doon sa mga constituents. Pati rin po sila iimbestigahan rin. Kung ano sir, talagang alibawa, sir, may mga nababasitaan kami, sir, na meron nagpadala ng mga bigas tapos mga na hindi nabayaran. Tapos nakatenga yung bayad ng mga bigas, sir, at ang napipilitang magbayad yung mga LGU. Kaya kaalam naman nila, sir, kung nasaan ang NBI, kung talagang may ganun na situation, so dapat, sir, mag-put forward sila ng effort para naman tambahan ng kaso or mag-file sila ng complaint sa ano.
ano ang masasabi mo dito? Sa ngayon, dahil hindi pa nakakatulong si Francis P. Marcos, manatili tayong manahimik at huwag manghusga. Please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga susunod na mga videos. Thank you!